sa banal sakdal, napaka makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kami po mula dito sa Los Angeles, California, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po, mga kapatid, ay magpapasimula na numero 87 sa atin pong mga himnaryo. Doon sa krus, duboy na lubos, sa larating kanyang tinubos, sa malaking pag-ibig ng Diyos. Sugo si Jesus, lalhati sa kanya. Lalhati sa atin pong patuloy na purihin
sambahin at luwalhatiin ang ating nag-iisang buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, numero 66 ang ating pong susunod na awitin. Bagong taon, bagong buhay, puso'y gawing bagong tunay. Kami ngayon ay pakamtan Jesus ng kapatawaran. Bagong taon, o kay tamis, kagalakang di buhay ay
siya namang maliligtas. Kapatid kong hirang manatilika sa kabanalan. Ito ang nais na ng pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa.
mga binata at gayon din ang mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuwaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig, una na nga po sa lahat ng ating sariling kaluluwa, charity must always begins at home. Batiin din natin ang ating mga kabyak ng puso, ang lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa lamang. Binabati natin ang mga kaibigan natin sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng mga kaibigan na makakaisang puso natin sa paglilingkod na ito sa ating Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayong lahat at ang lahat ng ating mga kapatiran na nasa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus magmula sa Pilipinas, at ang iba'y nangangalat sa iba't ibang mga bayan at bansa ng sangkalupaan. Nakikilala po ng Diyos kung sino-sino ang mga tunay niyang mga anak. Sa umaga pong ito, ngayon po ay Febrero 23, araw ng Linggo 2014, nasa ikalawang buwan na po tayo ng taong 2014, bagong taon. Nang mga nakalipas na araw, hindi natin nalalaman kung makakarating tayo sa bagong taong ito ng 2014. Salamat, pinasapit niya tayo. Datapwat ang marami na mga kapwa-tao natin na kalulungkot po. Ang iba marahil sa kanila ay ating mga kamag-anak sa laman, eh hindi po nakaabot sa 2014. Nalalaman natin ang Panginoong Diyos. Siya po ang bumubuhay, siya ang pumapatay. Ang Panginoon Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. San Juan 1:1 hanggang 3 at 14, nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo. Siya po'y hindi tao, nagkatawang tao lamang. Hindi po pwede yung tao ay magkakatawang tao pa. Hindi nga po siya tao, siya po ay Diyos. Lumalang ng lahat ng mga bagay, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ang ilaw ng sanglibutan. Nasa Panginoon Hesukristo ang buhay. Kaya po kung tayo man nakasapit sa 2014, ipagpasalamat natin sa Panginoong Hesukristo, utang natin sa kanya, na ngayon po Febrero 23 na, buhay pa tayo. Kaya naman,
gantihan natin ang pag-ibig ng Panginoong Hesus sa atin. Siya ang may ibig na tayo po mga buhay pa hanggang ngayon. At kumbaga maaari, hindi lamang hanggang ngayon, kung hindi, hanggang doon sa kanyang ikalawang pagparito sa buhay na walang hanggan. Sa umagang ito, kalimutan na po muna natin ang lahat ng ating suliranin. Nasa kaharian na tayo ng Diyos dito sa lupa. Tayo'y nasa iglesia na ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang lahat ng mga bagay, idaragdag na lamang sa atin. Huwag nating intindihin ang trabaho, ang pera, ang hanap buhay, ang overtime. Ang kakainin, ang iinumin. Tayo, ginawa ng Diyos para kay Kristo upang lumakad sa lahat ng mga mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa, Efeso 2:10. Kaya naman katungkulan natin, gantihan natin ang pag-ibig. Ang pag-ibig na ibinigay niya sa atin, amor con amor si paga, ang wika ng mga Meksikano at mga Kastila, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig. Hindi yung ginagawa ng maraming mga tao, gusto nila pag-ibig ng Diyos, buhayin sila, palakasin, pakainin, damtan, painumin, paligayahin. Maraming mga tao hindi naman nakakakilala ng pagtanaw ng utang na loob sa kanya. Datapwat tayo kahit nag-iisa, tatatlo, dadalawa. Magpapatuloy tayo mga kapatid, katulad ng ginawa ng sangbahayan ni Nunong Noah. At gayon din ang ikalawang pagparito tulad ng panahon ni Nunong Noah. May mga baha, mga kapatid, at mga magulang, at wawalo ang kaluluwa na naligtas. Hindi paramihan ang relihiyon. Tatayo tayo, awitan natin muli ang Panginoong Jesus, ang isang awiting nagmumula sa kaibuturan ng ating mga puso, at pagkatapos po, maninikluhod tayo sa kanyang banal na pangalan, sasamo, hihingi tayo ng kahabagan, hihingi tayo ng gabay at ng kapatawaran ng ating mga nagawang kasalanan. 26 sa ating imnalyo. O Kristo Jesus, na dakilang Panginoon po naming Diyos. Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapitapitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ikaw po ang Diyos na tunay,
na pinakam makapangyarihan kapo sa lahat. Amen. Ama na sakbibika sa iyong pag-ibig, sagana kapo sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ang Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Panginoon sa banal, sakdal, napaka malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Itinitiklop po namin mga magkakapatid, mga mag-aanak at mga magkakaibigan sa iyo pong banal na harapan. Mula po sa amin-aming mga dampang tahanan, pangunahin na nga po dito sa iyong bahay-sambahan sa Los Angeles, California. Pagkatapos pong magpailang lang kami ng aming mga tinig, nalalaman naming hindi marilag sa iyong pandinig ang aming mga tinig. Ngunit nagmula po sa kaibuturan ng aming mga puso, ipinailang lang namin sa iyong kabanal-banalang kaitaasan. Sinasampalatayanan po naming tinatanggap mo po na katulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na harapan. Panginoon po naming Hesukristo, maraming maraming salamat po sa iyo sa maraming mga araw na patuloy mo pong ipinararanas sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat Ama na hindi mo binawian ang buhay ang sino man sa amin. Patuloy mo po kaming pinakakain, binibigyan ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming pangangatawan. At higit po sa lahat, maraming maraming salamat sa iyo. Hanggang ngayon po, hindi mo nililimot na pakainin ang aming mga kaluluwa. Dinaragdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Ama naming Diyos, pinalalago, pinatitibay mo't pinatitingkad ang pagkakilala namin na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Amen. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyo pong kagilagilalaas na katotohanan. Amen. Panginoon, sa umagang ito, masisilip mo po muli ang bawat isa sa amin, maging sa amin aming mga dampang tahanan, kahit na po ang aming mga kaibigan, mga magkakapatid at mga kamag-anak namin sa laman, nag-iisa, dadalawa o tatatlo lamang sa bilang, hindi namin ikinahihiya ang pangalan mong Diyos Kristo Jesus. Aman Diyos, tignan mo po ang kalooban ng aming mga puso at mga kaluluwa. Sa umaga pong ito'y humihingi kami ng kahabagan sa iyo na nalalaman namin hanggang ngayon, hindi pa namin naaabot ang iyong banal na kaluwalhatian. Mga abang tao lamang kami, Ama, kung kami sa araw at oras na ito, nalipos ng mga karumihan, ng mga kasalanan, kalikuan, Ama, magdalang habag ka po sana sa amin, nauuhaw, nagugutom ang aming mga kaluluwa. Huwag mo po sanang gawing dahilan upang hindi mo kami aralan. Panginoon po naming Diyos, ituring mo na lamang kabiglaanan, kabangbangan at kagipitan, lalong-lalo na po ng maraming mga minamahal namin sa buhay. Hanggang ngayon nasa kanila pang mga kabataan at mga kamusmusan. Ituring mo pong kawalan ng mga banal na pagkatakot sa iyo dahil po sa kanilang mga kamuraan. Patawarin mo po kami, Panginoong Hesukristo, sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Amen. Aman Diyos, maraming maraming salamat sa iyo. Hanggang ngayon, iniingatan mo ang lahat ng amin-aming mga anak, mga manugang mga po, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, maging ang amin-aming mga kaibigan.
Salamat, Panginoon, hindi mo pinababayaan si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth, si Joel, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche, at si Malu. Salamat po, pinapatnubayan mo si JC, si BJ, JR, at John Macho, si Paul Noren at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, si Rebecca at Gay, maging si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David at Daniel Valencia, lalong-lalo na Ama naming Diyos, salamat hindi mo pinagkukulangan si kapatid na Bayan Guanson, si Jacob Gonzalez, si Lolita Bongay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Pe, si Adora Kino, si Pido at Victoria Malangues, si Rosemary at si Flor. Higit na nga pong marami sa kanila, Panginoon, nangingibang bansa at nangingibang bayan upang humanap ng kakainin sa araw-araw, malayo sila sa amin. Hindi namin nalalaman kung paanong tutulungan sila sa gitna ng kahapisan at pangangailangan. Sukat na lamang na lagi naming idalangin sa iyong ingatan mo at patnubayan ang iyong kamay. At tulungan mo sana silang lahat makasama rin namin sa iyong banal na kawan. Amen. Sa ikalawang pagparito mo po'y makapasok kaming lahat sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming Diyos, sa ubagang ito, nakikiusap kami sa iyo. Hipuin mo po ang aming mga pangangatawan. Amen. Palakasin mo po ang sa amin. Inaalipin ang mabibigat na karamdaman. Palakasin mo po ang sa amin patuloy ng tumatanda, nanghihina at sinasapit ng maraming mga kahapisan at panghihina ng lupang katawan. Pangunahin na nga po ang iyong alipin. Aman Diyos, dagdagan mo pa sana siya ng mahabang buhay, kagaling at kalakasan upang makapagpatuloy sa pagsalubong sa iyo. At Ama naming Diyos, gayon din sana ang gawin mo sa aking kabyakay kapatid na Rosita, sa aking mga kasama, si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, si kapatid na Concepcion Tinedero, kaawaan mo po si Florodator, huwag mo sanang pababayaan si Robert at Mercedita. Aman Diyos, alalahanin mo ang dalawang mag-asawang ito na tumulong sa iyong lingkod nang siya nag-iisa dito sa Amerika. Ano man sanang kalungkutan, kalumbayan at kahapisan, pawiin mo sana. At kung ang dahilan ng kanilang pagsapit sa mga kalumbayan sa mga araw na ito'y sa pagkalimot sa iyo, nakikiusap kaming magkakapatid. Aman Diyos, patawarin mo po silang mag-asawa. Amen. At tulungan mong muling makapasok at makabalik sa paglilingkod sa iyo. At makasama naming muli sa pagpupuri sa iyong marangal na pangalan. Amen. Ama, kahabagan mo rin si Rogelio Gonzalez, si Expectacion Valencia. Kaming mayroon ng mga katandaan. Ama, tutulungan mo po. Lumawig pa ang aming mga hiram na buhay. Sa mga kamay mo, Panginoon, ipinagtatagubilin din namin ang bawat kapalaran ng bawat loob at labas ng aming mga tahanan. Maging ang aming mga sasakyan, halamanan at mga hayupan at mga mumunting ari-arian. Sana'y patuloy mo ring ilalayo sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa baha at sa mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan sa mga digmaan, higit na nga po sa maraming mga taong may masasamang puso at kaisipan dito po sa magulo at mandarayang sanglibutan. Panginoon naming Diyos, dumadalangin kami sa iyo na sa umagang ito, ikaw po sana muli ang tumindig sa aming kalagitnaan. Gamitin mo po lamang ang labit bibig ng iyong dalawang alipin. Banalin mo po ang kanilang mga puso. Ingatan mo po sa kanilang pagsasalita. Itulot mong pawang katotohanan lamang ang kanilang maipahayag. Langkapan mo sana ng bisa at kapangyarihan kung dumating sa pakikinig ng kinauukulan, makapagbago ng kanilang puso't kalooban, makapagpanumbalik sa kanilang lahat sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amen. Ama, ang lahat ng ito ay sinasamo namin.
Idinadalangin po namin na aming tatanggapin at iyong ibabasbas e bebendisyon sa aming lahat. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakai kailanman. Amen. Sa umagang ito, ihanda na po natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa. Unang maglilingkod sa atin ang ating minamahal na kapatid Prospero Gonzales. Pakinggan po natin siya. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, muli po mga kapatid at sa aming mga minamahal na kaibigan, ay bumabati po ako sa inyo ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po at muli po tayong pinagtipon-tipon upang sa ganitong mga kaparaanan ay muli po tayong magsalo-salo. Sa muling mga salita ng katwiran at katotohanan na siyang ninanais ng Diyos na sana po ay patuloy maitanim sa ating puso at sa ating mga kaisipan. Sa umaga pong ito'y hayaan ninyong basahin ko kung ano ang pinahintulot ng Diyos. Sa aklat po ng Lucas sa kapitulo 15 at ang versikulo ay 8, ganito po ang tuwirang mababasa po natin doon. Ang sabi po rito sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoong Hesukristo, o aling babae na may 10 putol na pilak, na kung mawalan siya ng 1 putol, ay hindi baga magpapaningas ng 1 ilawan at wawalisin ang bahay at hahanaping masika hanggang sa ito'y masumpungan niya. Sa isa po at tuwirang sasabihin ko na sa napakaraming makakabasa ng ganitong talata sa mga banal na kasulatan, masasabi po natin ito ay tuwirang hindi maiintindihan. Bakit nga po ba sa ganito nagsasalita ang ating Panginoong Hesukristo? E anong uri nga po baga ng pananalita ang paksa po natin ito na ibinangon sa atin ngayong umagang ito sa pamamagitan na rin po ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa aklat ng Marcos, sa kapitulo 12 at ang versikulo ay 1, ganito po ang pasimula nating mababasa. Ang sabi po roon, at nagpasimulang pinagsalitaan niya sila. Yung pong niya, referido po yon sa ating Panginoong Hesukristo. At nagpasimulang pinagsalitaan niya sila sa mga talinghaga. Sa wikang Ingles po, ganito po ang ating mababasa sa King James Version. 12:1, and he began to speak unto them by parables. Ano mga po ba ang ibig sabihin ng mga talinghaga? Ano ba ang ibig sabihin ng tinatawag na parables? Ganito po at itanong muna natin doon sa tinatawag na diksyonaryo. Yung pong Merriam-Webster's Dictionary. Ano po ba ang nasa saad o ang pagpapakilala sa sinasabing parables? Ang sabi po roon, a parable is a short story that teaches a moral or spiritual lesson, especially one of the stories told by Jesus Christ and recorded in the Bible. Amen. Yun daw po palang talinghaga o parable ay isang maiksing kasaysayan na itinuturo, na nagtuturo ng moralidad o espiritual na aral, lalong-lalo na po yaong mga kasaysayang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo na nasusulat sa mga banal na kasulatan. Amen. Kaya nga po, napakarami pong mga aral, napakarami pong mga parabola
ang sinalita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po ayon po kay Apostol Pablo at ayon na rin po kay Apostol Juan na nagsasabi sa 21-25, ganito pa rin po ang kanyang isinasaad. At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Amen. Ito po, isipin ninyo, kung lahat daw po ay naisulat, mismo hindi magkakasya ang buong sanlibutan. Sa dami ng mga parabola, sa dami ng mga iniaral ng ating Panginoong Hesukristo na pawang mga nakasulat sa pamagitan nga po ng talinghaga. Dahil po naman dito, ayon naman po sa mga apostol, ano po ba ang ibig sabihin naman ng parabola na itinuro sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo? What is this parable? Ano ba itong itinuturo mismo ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamagitan pa ng talinghaga? Pakinggan ninyo ang napakalinaw. Pagka po ang mga apostol ang nangangaral, pakatandaan po natin sa Hebreo 1:1, ang Diyos po ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga propeta na inudyo kaniya ng kanyang banal na Espiritu. Amen. Kaya dito po, Diyos pa rin po ang nangangaral sa atin. Ngayon, ano po ang mababasa natin sa 1 Corinto 2:7? Pakinggan ninyo ang sulat ni Apostol Pablo. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang sanlibutan sa ikalulwalhati natin. Amen. Sa wikang Ingles po, pakinggan po ninyo at ating tuwirang lilinawin sapagkat yung pagkakasalin po sa Tagalog ay meron pong kaunting pagkakadihis. Dito po sa 1 Corinto 2:7 sa King James Version, pakinggan po ninyo at iisa-isahin po natin ang nasa saadon. Ang sabi po rito, "But we speak the wisdom of God in a mystery." Sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Even the hidden wisdom, yaong karunungan na inilihim bago nilalang ng Diyos ang sanlibutan sa ikalulwalhati natin. Amen. Ang sabi po mismo rito sa King James Version, pakatanda ninyo, even the hidden wisdom, maging yaong mga natatagong lihim ng Diyos, yung pong ibig sabihin na ano, na yaong mga karunungan na ano po, na inilihim niya bago pa nilalang ng Diyos ang sanlibutan sa ikalulwalhati natin. Sa makatwid po pala, marami po palang mga karunungan, marami po palang mga ninanais ang Diyos na ipaalam, hindi sa lahat ng tao, kung hindi po doon sa espesipikong mga tao, na ano, upang sila niya ay lubusang maging matiwasay sa kanilang mga pagkakilala, sa kanilang mga pananampalataya, maging panatag sa kanilang lubusang pagkakilala at tuwirang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po ang parabola ay karunungan ng Diyos sa hiwaga. Hindi po ito para sa lahat ng tao ng sanlibutan. Amen. Bakit? Kundi ito po ay para po lamang sa ikalulwalhati natin. Sino ba yung natin? Doon po sa mga tao ng Diyos mo lamang. Totoo po ba yun? Pakinggan ninyo. Sino yung mga taong lubusang pinagtalagahan ng Diyos? Sa 43:7 ng baklat po ng Isaiah,
babasahin ko po sa inyo, letra por letra. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yung aking nilikha ay sa aking kalwalhatian, yung aking inanyuan, oo, yung aking ginawa. Ano po ang sabi? Bago kakagiliwan ng Diyos, ang sabi po ng banal na kasulatan, yung tinatawag sa kanyang pangalan. Eh, saan ka ba tinatawag? Ayun po, na napakaraming nakikinig, huwag po kayong magagalit. Oh, ako niya eh. Kami Katoliko. Basahin mo sa Biblia kung nasa Biblia ang salitang Katoliko. Oh, hindi, universal kami. Ano ba naman kayo? Kagigiliwan ba kayo niyan? Kanina narinig niya niyo sinabi ni kapatid na Cirilo Gonzalez Jr. Isa ang iglesia. Ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo sa Judea. Ang iglesyang tinatawag at napakalinaw na doon itinalagang apostol si Pablo na anong pangalan sa iglesya ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat kay Kristo Jesus doon po pinapagiging banal ang kanyang mga tinawag na maglilingkod sa kanya. Kaya nga po ang banal na kasulatan, mismong salita, mismong bibig ng ating dakilang Diyos, yaong aking kinagigiliwan. Pagkatapos kung ano-anong pangalan ang maririnig sa inyo, ano itong nasa Utah? Itong iglesia? Mormons. Itong mga Mormons? Pagkatapos, meron pang iglesia dito na Maria something na sila daw kampo ng mga Marian, kampo ng kung ano-ano, iglesia niya ng ganito, ng ganyan, ganito. Birhen Maria. Magbasa lang po tayo ng Biblia. Napakaliwanag. Sa iglesia ng Diyos. Pagkatapos, sasabihin pa ninyo, pare-pareho ang ating Diyos. No. Ang sabi po ng Diyos, bakit niya kinagigiliwan? Ano ang katangi-tanging dahilan kung bakit meron siyang mga piniling tao? Pakinggan ninyo dito rin sa 43 ng aklat po ng Isayas. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili. Tandaan ninyo, hindi yung nagsasabing tanggapin natin si Kristo, ligtas na tayo. Tayo ang tatanggap. Nasa sa atin palang kaligtasan. Abay, mag-isip-isip kayo. Eto, salita ng Diyos. Aking pinili. Diyos ang pipili. Diyos ang maawa. Diyos ang mahahabag. Kaya ang sabi nga po ni Pablo, nang ako'y kahabagan ng ating dakilang Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, nang siya'y namasubaso patungo sa Damasco, sa daang Damasco. Ano po ang kanyang sinasabi doon? Panginoon ko at Diyos ko. Kaya nga po, sino ang magsasabi? At ano pa ang isa sa katangian kung bakit kinakailang tayo ang higit sa lahat ay kagiliwan muna ng Diyos? Kailangan tayo ay naroon sa kanyang yakap na pagtangkilik. Ang sabi pa po niya, aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ano po ang sabi ng ating dakilang Diyos doon sa kanyang mga pinili? Tanging siya po ang pinagbabatayan, tanging siya po ang tinitignan, tanging siya po ang pag-asa, tanging siya po ang tagapagligtas. Wala nang iba, wala nang ibang tao, wala nang ibang santo, wala nang kung sino-sinong mga pinaggagawa ng mga mangangaral ninyong ang katotohanan. Magalit man kayo, nasusulat sa banal na kasulatan, nagaan yung mga banal, dadapat sa katotohanan, mga kampon ng mga demonyo. Pagpasensyaan po ninyo, yan po ay nasusulat sa banal na kasulatan. Ano pa po ang sinasabi sa 11? Ako sa makatibagay ako ang Panginoon at liban sa akin
ay walang tagapagligtas. O yan, napakaliwanag na. Liban sa akin, sinabi po mismo ng Diyos, wala nang tagapagligtas. Pagkatapos, ito pong araw ng Sabado, ipinakita. Lumun-lumuna naman po ako. Kung ako'y tao, ako'y walang kabuluhan. Ni ako'y hindi man lamang nakikilala ng sino man. Mga walang, wala kaming karangalan ng mga tao. Dadapot sa aming puso, mga kababayan po namin. Tahasang sasabihin po namin sa inyo, nagdurugo ang aming kaluluwa. Tunay, kami lumung-lumo kapag nakikita namin doon sa Cebu, santambak na mga kabataan, santambak na mga katanda nagsasayaw sa kalye, habak-habak yung maliit na Santo Niño ipinagsasayaw, pinupuri nilulwalhati, samantalang ang sabi ng Diyos, ako lang, huwag kang gagawa ng anumang bagay na yung sasambahin, luluhuran, pukurihin. Wala, matigas. Matigas na matigas. Oh, bayang ko, kailan kaya mabubuksan ang inyong puso at ang inyong mga kaisipan? Kaya nga sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral, ayon naman po sa ating Panginoong Jesucristo mismo, eh tunay po baga namang ang mga parabola na kanyang itinuturo ay para lamang sa ikaluluwalhati o kaligtasan ng kanyang mga anak. Ito, tandaan ninyo ito. Itong mga parabolang ito, ihiwaga nga eh. Hindi nga maintindihan eh. Pakinggan ninyo, sa pamagitan po naman ng dakilang taong mga ngaral na si Apostol Marcos sa 4 at ang 11. Ganito po ang kanyang ibinadya ng kanyang isinulat. 4:11. At sinabi niya sa kanila, salita rin po ng ating Panginoong Hesukristo ito, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. O biro ninyo, nang nangangaral ang ating Panginoong Hesukristo mismo, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, doon sa kanyang mga nakikinig ng kanyang mga aral at ng kanyang mga salita, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng ano? Ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Sa makatwi, diretsahan. Talagang itinuro na niya ng kanyang mga kamay. Sa inyo, ang ano? Ipinagkaloob ang makaalam. O ano pa? Dadapuat sa kanilang nanga sa labas ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ngayon, sino ba itong sa inyo? Maliwanag po sa 12:28 ng aklat po ng unang Korinto, doon po nakalagay. Nilagay sa iglesia, una, mga apostol, mga mangangaral, mga kapatira, nandun na po yun. Yung mga naglilingkod sa Diyos. Ngayon, ano po ang nasabi? Dadapot sa nanga sa labas. Ang lahat nga po ay ano, pawang mga nasa talinghaga. Kaya pala, magsisigaw man po kami rito. Magpaulit-ulit, sinasabi nga ng ibang nakikinig, kayo naman anya, paulit-ulit. Eh, hindi nga po tumatanggap. Hindi maintindihan. Hindi ninyo maintindihan eh. Ang katotohan ay hindi ninyo matanggap. Bakit? Maliwanag din sa sinasabi ni Apostol Pablo ng siya'y mag-aral sa Roma. Ang sabi doon, pinapagdilim na ang inyong mga puso at ang inyong mga kaisipan. Kaya kayo nga po, ngayon sinasabi namin, dumalangin kayong diretso sa Diyos na kayo'y kahabagan. Hindi. Iniisip ninyo. Ano iniisip ninyo? Nitong nakarang linggo nga ito, tungkol din dyan sa Quiapo na yan. Ano po ang maraming sinasabi ng mga tao? Eh sa akin po niya eh, makahawak lang po niya ako eh. Naku, talaga hong napakaganda ng aking ano, pakiramdam. Makahawak lamang po ako eh, ako siyang siya na. Makahawak lamang po ako eh, para po niya nawala ng lahat ng aking sakit sa aking lupang katawan. At kung ano-ano po pong mga sinasabi.
Nako, mga kapatid, yan po ba ang ipinagmamalaki ninyong mga pananampalatayang sinasabi ninyo? Oh, kahabag-habag. Sana po sa pamagitan nitong mga talatang ito na aming binabasa sa inyo, hindi po ito kaisipan namin. Isipin ninyo yung arsobispo ninyo. Yung arsobispo ninyo, nagsalita eh. May binasa, hindi ko nakuha ng gusto ko ano yung binasa dahil laging nakangiti yung obispo ninyo, yung kardinal ninyo yan eh. Hindi po obispo, kardinal pala. Yung kardinal na yan sa Maynila. Meron po siyang binasa sa Biblia eh. Alam po ninyo, pagkatapos na bumasa sandali, ito, tat, alam ko kung kayo nakapanood noon sa TFC. Alam po ba niyo kung anong sinabi? Doon na niya may lihim. Kaya nga niya lihim, puro lihim ang narinig ko. Doon po niya ay puro lihim at nakangiti siya. Puro lihim at puro ngiti. Hindi naman niya ipinaliliwanag kung ano yun. Kaya maliwanag ang banal na kasulatan sa pagpapatuloy nitong Marcos 4:12. Be naman ang ating babasahin. Dadapot siya na nga sa labas ang sabi po roon. Tunay na hindi nila maalaman at dito sa 4:12 pa rin, upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas at kung makapakinig sila'y makarinig at huwag makaunawa. May totoo nga yan, napapakinggan ninyo kami. Napapakinggan nyo kami. Pero, maaari, para ko nang nakikinikinita. So, sumasang-ayon kayo, pero hindi kayo tinatablan. Bakit? Hindi ninyo lubos na inuunawa. Hindi ninyo lubos na hinihiling na kayo ay lubusang liwanagin. Hindi kami, kung hindi ng Diyos. Kaya kayo, puro kayo sa tao, puro kayo sa inyong mga sariling kaisipan. Ano ba sinasabi sa aklat ng Proverbs, ng Kawikaan? Doon po sa 14:12, ang sabi po doon, may daan na tila matwid sa tao. May iniisip ka na mabuti. May iniisip ka na tama. Dadapat ang dulo noon. Basahin po ninyo. Sa aklat po ng Kawikaan, 14:12, may daan na tila matwid sa tao, dadapat ang dulo noon. Eh ano, kapahamakan. Kaya kayo, lagi ninyong sinasabi, naku, nung ako po niya ay makapanik na doon sa puon, nang ako po'y makahalik na sa paa, sa paa pa umahalik, sipin mo yung panyo ipinupunas, pagkatapos sa halik, yun naman susunod, pupunasan din yung parte ng hinalikan, tapos hahalik din. Yun namang isa. Takot-takot na. Takot-takot na mga tao to. Ay, patawarin ako ng Diyos ko ako yung nagkakasala. Hindi ko po kayo, ano yung tawag dito? Hindi ko po kayo pinipintasan. Dadapat naroon pa rin po ang aming damdamin na sana tuwiran ng kayo, ho? Kayo! Eh ano, kahabagan ng Diyos. Hindi yung kayong mahahabag, hindi yung kayong hahanap. Kayo, kahabagan ng Diyos. Paano yung kayo kahabagan? Dumalangin kayo sa Kanya. Maging matapat kayo. Maging original kayo. Huwag kayong gagamit ng kung ano-anong mga bato, kung ano-anong mga semento, kung ano-anong mga burto. Hindi kayo Kristiyano. Kayo, mga pagano. Yan ang totoo. Amen. Mga pagano po kayo. Yan ang totoo niyan. Eh, nagalit na ng ating Panginoong Jesucristo diyan dahil mga pagano nga ang kanyang dinatnan. Ano po ang sinasabi sa banal na kasulatan? Sa labas, kung sila man niya ay nakakakita, ay hindi naman nila mamamalas at kung sila man ay nakakapakinig, ay hindi naman sila makakarinig. Ang sabi po ng banal na kasulatan, eh baka sakali namang sila'y magbalik loob, ay patawarin sila. Ayun po, magbalik loob na kayo. Sa isang Diyos, yung binasa ko po kanina, yung nagsabing, pagkatapos ko, o ako, ang Diyos, pagkatapos ko, wala ng ibang Diyos. Ako nga ang tagapagligtas. Yun po yung sa Isaias na binasa ko po kanina. Manumbalik na po tayo roon. Kaya nga po, yung mga nasa labas ng iglesia, yung pong kung saan-saan nagpupunta, yung mga nagpupunta pa sa kung saan-saan,
Keso, pag wala kang anak, ay magpunta ka doon sa ganong lugar, sa ganong simbahan. Sa Obando. Sa Obando, magsayo ka. Anong ka? Basahin nyo nga sa Biblia kung may sayawan. Takot-takot kayo. Aral ng mga demonyo. Sa labas ng iglesia ay walang kaliwanagan. Napakaliwanag po. Wala kayong kaliwanagan dyan sa kinalalagyan ninyo. Puro salita, puro utos ng tao. Alayin mo yung isang pare. Tinanong na naman kung ano ang kanyang masasabi. Eh ba, nung tinanong, eh siguro nga niya. Eh baka niya itong magaling. Eh mabuti niya yung ganito. Abay, ano ka? Puro kay kapalamig may puro hindi ka sigurado. Suntok sa buwan, yun na sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi ako sumusuntok sa hangin. Kayo, puro suntok sa buwan. Hindi lang sa hangin. Habag-habag. At alam ba ninyo, diretsahan, nasasad sa banal na kasulatan, ang dami po ng mapapa sa impyerno kasi ang dami ng buhangin sa dagat. Sipin ninyo yan. Tapos nagmamalaki kayo, ito si Mr. Noli de Castro. Parami pa niya ng parami. At yun naman pare niya, taon-taon na ngayon talagang nakikita namin ang dumadaming mananampalataya. Mananampalataya kanino? Diyan sa kahoy na maitim ninyo. Nako, tapos magagalit na naman. Sabihin lagi namin inaatake kayo. Nako po, ang inaalis namin, ang mawala sa inyo, ang pagiging kampo, nino, kampo ng kadiliman. Kaya nga po, sa labas ng iglesia, mayroon pa pong nasa saad, dito rin po sa Asaya, sa Isayas, sa 8:20, paano at bakit nagkakaganito? Pakinggan ninyo sa 8:20, ang sabi po ron, sa kautusan at patotoo, kung hindi kayo magsasalita ng ganito, tunay na walang umaga sa inyo. Sabi ko ron, walang umaga sa kanila. Walang liwanag. Walang kaliwanagan sa inyo. Talagang puro kayo sa kadiliman. Isa, katulad kayo ng isang nandyan din sa luneta madalas. Yung laging nagwawagayway ng panyo. Anong laging hinihingi? Mga material na bagay. Pagkatapos pati payong eh. Buksan daw ang payong. Saluhin daw ang pagpapala ng Diyos. Ano kayo? Lagi sinuswerte? Ang bihira kayo. Mag-isip-isip kayo. Lago, utusan ng Diyos. Alam po ninyo, ang dinadalangin namin kapag kami nananalangin, Panginoon, nalalaman namin sa kabila ng aming pagnanasa na kami ay maging karapat dapat sa bawat sandali ng aming mga buhay, batid naming nagkakasala pa rin po kami. Dapat humihingi po kami ng kapatawaran. Maaring sa ganitong aming pagsalita, totoo, marami kaming nasasaktan na mga kababayan namin, dadapwat, susunod po muna kami sa Diyos bago kami makinig sa inyo, bago kami sumunod sa inyo. Kaya nga po, babalik na tayo sa ating pinag-aaralang ito sa mga ilang talata. Sa Lucas 15:8, yamang ito ay isang hiwaga o parabola, o aling babae na may 10 putol na pila, na kung mawalan siya ng isang putol, ay hindi baga magpapaningis ng isang ilawan, at wawalisin ang bahay, at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya. Tanong! Biblia po tayo, ho. Hindi po ito pangangaral ng inyong lingkod o na sino man sa amin. Ano po ba ang paglilinaw ng Panginoon sa ating paksang ito? Sa Lucas 15:8, yung pong binasa ko kanina, yung babaeng nawala ng isang putol na pila. Ang sabi po ng mangangaral na si Marcos, ganito po ang ating mababasa sa 15:9. At pagka nasumpungan niya, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang isang putol na nawala sa akin. Sa 10 gis,
Gayon din naman sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil kanino? Sa isang makasalanang nagsisisi. Yung palang isang putol na nawala, na nakitang muli. Eh ano, yung pala'y nagre-representa ng isang kaluluwa o ng isang taong nalihis ng landas, yung mga nagsisamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga taong mga pumapatay ng kapwa-tao, yung mga taong mga magnanakaw, yung mga taong masasama ang budhi, yung mga taong walang kinikilala ng isang Diyos na makapangyarihan, na nararapat sambahin, na nararapat dakilain, na nararapat luhuran, paglingkuran, habang siya ay nabubuhay sa kabila ng kanyang kasamaan, siya ay nakitang muli. Ang ibig sabihin, siya ay muling nanunumbalik. Kanino? Sa isang Diyos na lumikha. Ito, yaong kahulugan ng parabola. Pagkat mismo sinasabi ng banal na kasulatan, nasumpungan niya. Titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay. Makipagkatuwa kayo sa akin. At ito rin ang sinasabi sa kasunod na talata na sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Amen. Dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Amen. Kaya maliwanag po doon sa mga huling talata ng Lumang Tipan, nasasaad po doon, manumbalik na po kayo sa akin, tumatawag po ang Diyos. Manumbalik na po kayo sa akin, mga kapatid, mga kababayan ko, mga kaibigan po namin. Sana lubusang mahimasmasan na kayo. Sana ang inyong mga kaisipan, malis na ang mga sapot ng talukbong, ang tuwirang nag-aalis sa inyo na lubusang huwag kilalanin ang katotohanan ito. Nadilibat, manumbalik tayo sa isang tunay na Diyos, sapagkat tunay ang putol na pinak na nawala ay ang mga taong nangaligaw ng landas, ngunit nangasumpungang muli at nagbalik na muli sa isang tunay na pastor na walang iba kung hindi sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang nasasad sa pangangaral ni Apostol Pedro sa kanyang 2:25, sa unang Pedro 2:25, ang sabi po roon, gaya ng mga tupang nangaligaw, ay muli tayong magbalik sa pastor at obispo ng ating mga kaluluwa. Sa Diyos po lamang. Sa Diyos na Diyos na Diyos po. Wala na pong iba. Yan po ang tuwirang makikita natin at mababasa natin. Yan po ang udyok ng Espiritu. Yan po ang ipinagdiriinan. Yan po ang nasa ng Diyos sa napakaraming mga kaluluwang nakataan sa impyerno. Dahil sa kahunghangan, dahil sa mga namiminunong nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan, dadapat sa katotohanan, anghel ng kadiliman. Nawa, sa inyong aming mga kaibigan, ang mga talatang ito, ang pag-aaral na ito, marubdum na po sanang tumimo sa inyong puso, sa inyong kaisipan. Sama-sama po tayong manumbalik, sama-sama po tayong pumuri, lumuluhati, umawit, manalangin sa nag-iisang Diyos at tagapagligtas ng ating kaluluwa, ang ating dakila at mahal na ating Panginoong Hesukristo. At sa huling bahagi po, sa pagpapatuloy, ang kapatid na Junior Gonzales po. Salamat po una sa lahat sa ating Panginoon na siyang nagbigay ng malakas na tinig, tibay ng pananampalataya sa katotohanan upang ipahayag hanggang doon sa ating mga bubungan
na kung liliwanagin lamang sa buong sanglibutan, hari nawa marinig ng mas maraming mga tao. Napakaganda po ng ating pag-aaral, Lucas 15:8. O aling babae na may 10 putol na pila, kung mawalan siya ng isang putol, hindi baga magpapaningas ng isang ilawan at wawalisan niya ang bahay at hahanaping masikap hanggang sa ito ay kanyang masumpungan. Alam natin ito ay parabola. Ang parabola, ayon sa mga apostol mismo, na binasa ni kapatid na Apostol Pablo, ni kapatid na Prospero, mula sa salaysay ni Apostol Pablo, sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Pag sinabing hiwaga, ay talagang mahiwaga eh. Hindi po natin malalaman ang tinatawag na kahulugan maliban po ipaliwanag sa atin naong nagbigay ng hiwaga. At para ito maliwanagan, sinalita ng Panginoong Yesus sa inyo na nasa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus. San Marcos 4:11 hanggang 12, ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga o ng mga parabola. Iniwanan sa atin ni kapatid na Prospero ang lubos na pagliliwanag, yung putol na pila, yung pala ang kaluluwa ng mga tupa ng Diyos na nangaliligaw. Kung paano naligaw, iniligaw po ng salit-saling sabi, utos ng mga Hudyo, ng mga tao, ng mga demonyo. At yan nga po ang nakita natin sa huling araw. Mga relihiyon, nagbigay ng pagpupuri sa mga santong kahoy. Kamukha doon sa Nazareno, sa Quiapo, negro yung Kristo nila. Eh, totoo yan eh. Magagalit kayo sa akin, paninira ba yan? Ano ba ang pagkakaiba ng negro sa Kristong puti? Eh, yun na lamang ipagtataka mo eh. Meron pang mga Katoliko mula sa Europe, in-interview nitong TFC, na galing daw sa Czech, sa Russia. Ano ba ang pagkakaiba ng Kristo ninyo doon sa Pransya, dito sa negro? Siguro nagustuhan yung kulay. Mga kapatid, tinamaan ang sinalibad ng anong klaseng Diyos yan? Hindi ba ang Diyos nasa lahat ng dako, nasa langit, nasa lupa, sa ilalim ng tubig, nasa bahay natin? Pero tinitiyak ko sa inyo, ang Diyos hindi tumitira saan? Sa katedral ng ano, ng mga Katoliko. Mga kapatid at mga magulang, hindi tumitira ang Diyos sa katedral na ginawa ng kamay ng tao, lalo na kung may mga estatwa. Dito may sinasabing, o anong babae? Babae, oh. Sa atin, tao, babae. Nanay natin, asawa natin, kapatid na babae, babae. O, kung may isang babae na mawala ang isang putol na pila, hindi ba kasi siya magsisindi ng ilawan, wawalisan ang bahay at kanyang hahanapin? Liwanagin natin, ano ba pag binabanggit sa parabola yung tinatawag na babae? Buksan po natin. Ganito po, Ikalawang Korinto 11:2. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibugong ukol sa Diyos. Sapagkat kayo, ang kausap dito, mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na mga pinapagiging banal ng Diyos, inilagay niya sa loob ng iglesia, at ang wika ni Apostol Pablo, naninibugho, nagseselos ako tungkol sa inyo, ng panibugong ukol sa Diyos, sapagkat kayo, mga tao yan, ang
aking pinapag-asawa sa isa upang kayo ay maiharap ko kay Kristo na katulad sa isang dalaga malinis. Pag sinabing dalaga, babae. O sino sa inyo kung ang isang babae, ang wika sa parabola, mawala ang kalaang isang putol ng pila, hindi ba magbubukas ng ilaw, wawalisin ang loob ng bahay para hanapin yung nawawala sa makatwid? Yung babae, mga kapatid at mga magulang, iglesia po ng Diyos, katulad sa isang dalagang malinis. Napakaganda po. Sa makatwid, nang liwanagin sa atin ang parabola, yung babae, iglesia. Eh, meron bang ibang iglesia na napasulat sa Biblia? Maliban sa iglesia ang itinayo ng Diyos sa siyudad ng Jerusalem ng Hudea? Wala po. Eh, ano ba ang pangalan ng iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo? Unang Tesalonika, buksan ninyo, 2:14. Nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos sa naroon, sa Hudea. Bakit sa Hudea? Doon sinabi ng Panginoon sa Jerusalem, na kapitolyo ng Hudea, nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos. Eh sino ba ang nagtayo at may-ari ng iglesia ng Diyos? Kay Kristo Jesus. Sa makatid yung babae, iglesia ng Diyos. Makinig kayo, analogos ito, meron tinatawag na pag-aaral dito. Kaya mahalaga ang iglesia, mga kapatid. Huwag niyo sasabihin, hindi mahalaga kung ano pangalan ng iglesia. Iisa lang ang pangalan ng iglesia. Binanggit ni kapatid na Prospero, hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian sa iba, kung hindi doon sa aking sariling pangalan, D-E-O-S, Diyos, at sa aking ginawa, ang ginawa, Kristo Jesus. Ginawang Panginoon, mga kapatid, kaya nang itayo niya ang iglesia, iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus. Bakit Diyos at Kristo Jesus? Ako at ang Ama ay iisa. Hindi pwedeng paghiwalayan ang Kristo at ang Diyos. Iisa yan eh. Tamakadwid, kung mawalan ng putol na pilak ang babae na siyang iglesia, magsisindi ng ilaw. Ang ganda, mga kapatid. Eh, alin ba ang ilaw na sisindihan? Nang pasimula ay verbo, uno-uno, nang one, hanggang tres. Nang pasimula ay verbo. Ang verbo sumasa Diyos. Ang verbo ay Diyos. Tapos anong ginawa? Nagkatawan tao ang verbo. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Ano man sa mga bagay ay hindi nagawa kung wala siya. Siya ang buhay. Nasa kanya ang buhay, ang wika ng mga talata. At ang buhay, ang ilaw ng sanglibutan. Sa paanong paraan nagkaroon ng ilaw? Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ano ang ilaw, mga kapatid? Yung salita na ano, nagkatawan tao. Kaya ang Biblia, ang banal na kasulatan, na ipinag-uutos noon pa man sa Batandang Tipan 34:16, ito lang ang ating babasahin, at ipinag-utos ng Panginoong Jesucristo ng magkatawan tao siya 5:39, sa banal na kasulatan lang kayo magbasa, masusumpungan na ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Mga magulang at mga iginagalang na tagapakinig sa makatwid, ang bubuksan na ilaw, alin? Ang ating Panginoong Jesucristo, ako ang ilaw ng sanglibutan. Paano mabubuksan sa atin ang Kristo na tulad sa ilawan? Banalin mo sila sa katotohanan. San Juan 17:17, ang salita mo'y katotohanan. Ang wika ng Panginoon sa San Juan 13:15, kayo'y malilinis na. O 15:3, kayo'y malilinis na sa mga salita na sa inyo ay aking sinasalita. Sa makatwid, halimbawa ang iglesia na wala ng isang putol na pila, mahalaga sa Diyos yun. Magsisindi siya ng ilaw. Ano ang ilaw na bubuksan sa loob ng bahay? Mga kapatid, ang mga salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos, ilaw. Ang salita ng Diyos, patnubay. Ang salita ng Diyos ay gabay. At yung putol na pila, napakinggan natin kay kapatid na Prospero.
kumakatawan po sa mga tupa. Sino sa inyo? Ang kung meron kayong isang daang tupa at nawala ang isa, hindi niya iiwanan ang 99 upang hanapin sa kadiliman ang isa na nawaglit. Yung putol na pila, mahalaga sa Diyos. Bakit? Nang dahil sa isang kapatid sa iglesia, ibinigay ng Diyos ang kanyang sariling buhay. Kaya kailangang hanapin, mga kapatid at mga magulang. At kung sino-sino nga yung mga tupa na yon, yung mga nawaglit na yon, yun nga ang mga makasalanan, yun ang mga magnanakaw, yun ang mga sumasamba sa larawan, yun ang mga mapakiapit, yun ang mga mangangalo niya, yun ang mga walang kinikilalang Diyos. Mamamatay tao. Yun ang mga mamamatay tao kung masumpungan. Ang ibig lang sabihin, kung makita na, katulad sa tupa, ilalagay sa balikat ng Diyos, pag uwi sa bahay, tatawagin ang mga kapwa-tao, mga kaibigan, kapit-bahay, pagsiparito kayo, may kainan, nasumpungan ko ang nawawala kong tupa. Bakit? Sapagkat sa isang kaluluwa na manumbalik sa Diyos, nagkakatuwaan ang mga anghelis sa langit. Ganyan po kahalaga. Ang isang tao sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kaya nga po kami inuubo, kaya nga po kami nagkakasakit, kaya nga po kami sumisigaw, hinahanap ng Diyos. Sa pamamagitan namin, ang mga tupa, ang mga makasalanan, lalo na kayo, na mga panatiko, sa inyong mga larawan, mga Diyos-Diyosan, hindi naman namin kayo sinisisi, hindi naman kami galit sa inyo. Kanino kami galit? Sa 12 ng Efeso, sa kalaban namin, sa lahat ng namiminuno ng kadiliman, galit kami sa mga papa sa Roma, galit kami sa mga arsobispo, galit kami sa mga sugong anghel, galit kami sa mga nangangaral ng walang katotohanan, sa mga salapian, galit kami sa mga kapaimbabawa. Tayong namiminuno ng lahat ng katampalasanan sa lupa, sa inyo kami galit. Sino kayo? Sila ang diablo. Nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ngayon ang tanong natin, binanggit sa parabola yung bahay. Anong babae? Ang kung mawala ang isang putol niyang pila, hindi ba gawawalisan niya ang kanyang bahay? Mga kapatid, alin ba yung bahay na tinutukoy? Ito naman para sa loob na ng bahay. Makinig kayo. Yung kanina, para doon sa mga nasa labas ng bahay, hinahanap eh. Nawaglit eh. Nawaglit. Pero dito, sa parting ito, sa loob ng bahay, nahulog eh. May karunungan eh. Alin ba yung bahay na tinutukoy? Sa Hebreo, sa kanyang 3:6, si Kristo, mga kapatid, ay gaya ng anak. Ang Panginoong Jesucristo, yun ang Diyos, lumagay sa kalagayan ng anak. Puno, presidente, sa bahay niya. Ano ang bahay niya? Ang bahay niya ay tayo. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Tayo po sa loob ng iglesia, sa maniwala kayo sa hindi, kayo, alam nyo, may mga kapatid sa iglesia hanggang ngayon eh. Hindi tunay na kapatid eh. Alam nyo, mabubulgar kayo. Dinadalangin lang namin, huwag sana kayong parusahan ng husto. Merong mga kapatid na, pila, mahalaga sa Diyos. Kaputol na pila. Bakit sinasabing kaputol? Magtawagan kayong magkakapatid sapagkat kayo nga ay magkakapatid. Huwag kayong magpatawag ng Panginoon. Huwag kayong magpatawag ng Monsenyor, ng Papa. Huwag kayong magpatawag ng kardinal, arsobispo. Iisa ang Panginoon, iisa ang Diyos, iisa ang sasardote, iisa ang pastor, ang Panginoong Jesucristo. Kayong lahat ay magkakapatid. Ang kausap, ang bahay ng Diyos, ang iglesia ng Diyos. Kayong lahat magkakaputol. Kaya nga, anong babae, pag nawala ang isang putol, pag nawala ang isang anak, ang ibig sabihin, magkakapatid eh. Ano ba ibig sabihin ng magkakapatid? Halimbawa, 10 kaming magkakapatid, nang ipanganak kami lahat para kami isang lubid, 10 putol.
Mga kapatid, tandaan ninyo, totoo yan. 10 putol, kaya 10 kaming magkakapatid, patid kaming magkakapatid. Pero iisang lubid namin. Kaya yung putol na nahulog sa babae, nahulog sa iglesia, nawala sa bahay ng Diyos, hindi ba siya magbubukas ng ilaw para walisin niya? May mga kapatid sa iglesia nawawala. Bautisado, sumasamba, nag-aabuloy, umaawit, pero nawawala. Wala. Sayang ang paglilingkod ninyo, mga kapatid. Kaya yan, lumarating ang parusa ng Diyos sa inyo. Andiyan ang bigyan kayo ng mabigat na karamdaman. Cancer! Huwag kayong magagalit sa akin, totoo ito. Mawalan kayo ng hanabuhay. Sumasamba, naglilingkod, malakas mag-abuloy, inatake yung anak, batang-bata, patay. Ang dami ko nang nasaksihan ganyan sa loob ng iglesia. Bakit? Nawawala yung kapatid na yun eh. Yung paglilingkod niya, ang ibig sabihin, nasa kalayawan, nasa pagtatampisaw, sa lahat ng kalikuan. Walang pag-ibig sa Diyos yung kanyang ginagawang pagsamba, pag-awit, pag-aabuloy, pakitang tao. Hindi kailangan ng Diyos yan. Pero bang nagtuturo ng ganito? Nang ako'y nasa Pilipinas pa, uulitin ko na naman. Diyakono, binulungan ako, magsasalita ako rin. Kapatid na Sirilo, huwag ka namang aatake sa sugal, lalo na sa sabong. Bakit ikako? Yung punong diyakono sa lokal na ito, malakas magsabong, ang lakas magabuloy. Eh, sa akin kung matisod ka, binubuksan ng Diyos, layas, aalisin kayo, mga paimbabaw kayo, pati ikaw na diyakono. Sino kang magtuturo sa akin? Huwag akong magsasalita ng laban sa pagsusugal. Eh, ano ituturo ko sa inyo? Ano tuturo ko sa inyo? Magmadyong na lang tayo, mag-inuman, mambabae. Nako, tinamaan. Bakit kayo nag-iiglesia pa? Mga magulang at mga... Sa mga katulid! Ang bahay ng Diyos, ito ang tinutukoy na maging sa loob at sa labas may mga nawawalang tupa ang Diyos. At ang katungkulan ng Iglesia ng Diyos, mga kapatid, ay upang ipangaral, upang ipahayag, upang buksan ang ilaw ng katotohanan para yung mga nasa labas. Una na nga yung nasa loob, charity begins at home. Tatandaan ninyo yung sermon natin? Hindi ako naparito kundi upang hanapin ko ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Yan ang parabola. Sa loob ng bahay ng Diyos, sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, maging nung araw pa, nawala yung mga Israelita na mga tunay na tupa ng Diyos, hinanap yan, nakita ng Panginoon, kasama niyang 12 sa pangangaral, natatakang 144,000, pagkatapos nun, ang hinanap na yung nasa labas tayo ng mga hintil sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Di ba niyo naiintindihan yan? Mga magulang at mga kapatid, simple-simple naman, Tagalog. Ngayon, ang mga huling katanungan po natin ay ito. Ayon po sa ating Panginoong Jesucristo, ano ang tinatawag na katotohanan na itong babaeng tinutukoy ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Yung bahay na kinaroroonan ng babae, mga kapatid, yon ang mga tao tayo. Si Kristo'y ulo ng katawa. Si Kristo, gaya ng anak, pangulo ng bahay niya, ang bahay niya tayo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ang katunayan na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang ang mga ngaral ng kiwaga o ng katotohanan ito? Buksan po natin, mga kapatid, ang unang Pedro 2:9. Dadapwat kayo ay isang lahing hirang ang kausap po. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, oh, isang makahari, pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Ayan, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Eh ano ba yung ibig sabihin ng pag-aaring sarili? Pwede bang sabihin na lang na, oy, pag-aari ka ng Diyos?
Para patunayan na ikaw ay pag-aari ng Diyos, kailangan ipakita mo na ang Diyos nga ang may-ari sa iyo. Hindi ko po pwedeng sabihin, itong bahay sa kaliwa ng bahay namin ay pag-aari ko. Ayan po, makinig kayo. Ano ba ang ibig kong sabihin? Hindi pwedeng sabihin, Iglesia Apostolica Katolika Romana, pag-aari ng Diyos. Hindi ba? Hindi pwedeng sabihin, ang Iglesia, mga kapatid at mga magulang, Luteriano, pag-aari ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin ng Iglesia ni Kristo na si Kristo'y tao, si Manalo'y Anghel, pag-aari ng Diyos. Paano ito mapapatunayan? Na ang isang iglesia o ang isang bahay ay pag-aari ng Diyos. 20:28, aklat ng mga gawa. Pakainin ninyo. Alin? Ang iglesia ng Diyos na ano? Binayaran, binili. Kumbaga sa atin, itong bahay naming mag-asawa ni kapatid na Rose, pag-aari naming mag-asawa, meron kaming titulo. Bakit? Binili namin, binabayaran namin. Hanggang ngayon, pero 4 na taon na lang, bayad na. Amin yan. Yan, bahay kuya. Ang iglesia ng Diyos, binayaran. Ano ipinambayad? Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Ngayon, Iglesia Apostolica Katolika Romana, binayaran ba ng dugo ng Diyos? Hindi. Mga papa sa Roma niya, anong dugo ibibigay ninyo? Anong dugo ibibigay ninyo? Dugo ng kasinungalingan. Dugo ng katampalasanan. Dugo ng kaguluhan. Ay, iglesia ng mga tao. Dugo ng tao. Ang daming record. Mga magulang at mga kapatid, nang gagahasa. Hindi ba may mga iglesia ng ganyan? Ang obispo nila ay nadedemanda ng panggagahasa. Meron pang obispo kabanal-banalan daw ng Diyos eh. Mga magulang at kung tawagin siya eh, Most Holy Reverend, pumatay ng bata, sinardinas pa, mga demonyo kayo. Kaya ako nagagalit eh. Ang lakas ng loob, mga araw, sila raw ang pag-aari ng Diyos, sila raw ang bahay ng Diyos, sila raw ang iglesia ng Diyos. Babayero na, drug pusher pa, pinatay pa yung anak. Yung anak na pinatay, anak sa kalo niya, hindi sa tunay na asawa. Nako po, pagkatapos hanggang ngayon, ikinalulungkot ko, ang dami pa rin miyembro, ang dami pa rin mga panatiko. Nandun pa rin. Iisa ang iglesia na walang kapintasan. Iglesia ng Diyos. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Ba't nagkaroon ng dugo ang Diyos? Ang dugo ay, ang Diyos ay espiritu, walang laman, walang butok. Kaya nga nagkatawang tao para meron dugo. Nako, mga kapatid at mga magulang, kapatid na Sirilo, ilan kayo dyan? Ang ganda ng pangaral ninyo, sasama na kami. Ilan kayo dyan? Sa bahay namin, siguro 7, 8. Sa bahay ng bawat kapatid namin, mga membro namin, sa Las Vegas, siguro 3. So, sa Pampanga, nag-iisa si kapatid na Concepcion, siguro yung mga anak, ibig sumama rin. May mga artista ba kayo sa iglesia ninyo? Wala. May mga senador ba kayo? Senator, at saka tip senator, tanggrisa. Wala kaming mga magnanakaw dito. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Kaya hindi makapasok dito yan eh. Sapagkat masasama sila. Hindi makakapasok sa iglesia ng Diyos ang sino mang karumal-dumal. Ngayon, kung meron mang nakapasok, ipinasok ni Satanas para tiktikan ang aming mga tinatawag na pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos, pero iniyahayan. Mga kapatid, at yung iba, nagpabautismo, sumasamba, umaawit, pero nawawala. Nawawala. Kaya hinahanap namin sa pamamagitan nga nitong mga parabola. Sa pamamagitan nga nitong mga aral na ito, isang bagay lang hinihiling namin sa mga nakikinig. Magbasa tayo, makinig tayo, pag-aralan natin, dumalangin tayo, nakahabagan tayo ng Diyos. Sa mga kapatid, ano po ang naghihintay naman sa mga tapat na mga lingkod ng Diyos na nakikiramay sa pangangaral ng Ebanghelyo? Sa kanyang San Mateo, ito ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo mismo, Mateo 25:31, dadapot pagparito ng anak ng tao,
ikalawang pagparito na nasa kanyang kalwalhatian na kasama niya ang lahat ng mga anghel, titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. Sila'y pagbubuklod-buklorin niya na gaya ng pagbuklod ng pastor sa mga kambing at mga tupa. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan at sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagay sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian na nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Ang wika ng Panginoong Hesukristo, manahin ninyo ang kaharian na inihanda sa inyo mula ng itatag ang sanglibutan. Ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bansa, ako'y inyong pinatuloy, naging hubad, ako'y inyong pinakain, ako'y nagkasakit, inyo akong dinalaw, ako'y nabilanggo, inyo akong pinaroonan, manahin ninyo! Ang ibig lang sabihin, ang buhay na walang hanggan na itinalaga sa inyo ng Diyos mula ng lalangit, bago pa nilalang ang sanglibutan. Sa makatwid, ang naghihintay sa amin sa iglesia ng Diyos kung kami magtitiis hanggang kamatayan sa pangangaral ng Ebanghelyo, mga magulang, ang buhay na walang hanggan na pinakaasam-asam namin. Ito po ang itinuro sa atin. Ako'y nagutom, ang wika ng Panginoong Hesus. Pinakain ninyo ako. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako kaysa mga isda na nahuli mo? Opo, Panginoon. Pedro, iniibig mo ba ako kaysa mga bagay na ito? Opo, Panginoon. Pakainin mo aking mga tupa. Pakainin mo aking mga kordero. Pangatlong ulit, Pedro! Iniibig mo ba ako kaysa mga bagay na ito? Ibig sabihin, mga pagkain, mga materyang bagay, kayamanan, at lahat ng bagay sa lupa. Opo, Panginoon. Pakainin mo aking mga tupa. Ito magsasabi sa inyo, mga tagapakinig namin, kung bakit kami inuubo. Para yung pakain namin sa inyong mga kaluluwa. Ang aming lalamunan, gasgas na ang aming mga tinig, nauupos na. Diretsuhan na tayo. Malapit nang matapos ang mundo, malapit nang magunaw. Ano pa ba naman ang aasahan ninyo sa buhay na ito? Hindi ba ang pinakamahalaga yung kaluluwa natin? Mga kapatid, umalis na kayo dyan, hindi para sa amin ito. Eh kami nakakatiyak na, eh kayo. Ay, ito po ang natutuhan natin, ang napakagandang parabola. Sa San Lucas 15:8. Oh! Aling babae, aling iglesia na may 10 putol na pila na kung mawala ang mawalan siya ng isa na isang putol, hindi ba magpapaningas ng isang ilawan, wawalisan ng bahay at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan? Ang babae, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang ilawan, ang salita ng Diyos, ang putol na pilak na nawala, ang mga tupa ng Diyos. Una, sa loob ng bahay. Kaya nga charity begins at home. Ikalawa, sa mga nasa labas ng bahay. Mga kapatid at mga magulang, sana'y kahabagan tayong lahat na magbunga ito ng mga banal na mga pamumunga. Una na nga ang pagkatakot sa Diyos, ang pagsunod sa kanyang mga aral at palatuntunan. At sana mga kapatid na nakikinig, magsama-sama tayo, ibahagi ninyo, i-share, share, libre! Nasa internet na tayo, nasa YouTube, mahirap bang pindutin yung S-S-A-R-E, share, tapos ilagay nyo pangalan ng mga anak ninyo, mga manugang ninyo, lalo na nasa abroad, para sila man makarinig ng mga pagkain na tunay. Hindi ito panis, hindi ito bulok na pagkain na ipinakakain sa inyo ng mga simbahang kinaaniban ninyo. Huwag kayo magagalit sa amin. Tunawa ay pagpala. Ibasbas sa atin ang Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Muli tayong maghahandog sa Diyos na isang maiklit may espiritu ng awitin. Awitin po natin ang numero 146 sa ating imno, unang estropa at koro, maghahandog ng abuloy.
At pagkatapos, nangunguna sa panalangin si kapatid na Glenda, maghahandog ng abuloy si kapatid na BJ. Tatayo tayo mga kapatid. Magtumibay sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na mga utos kong Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw lamang po ang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, niluluwalhati sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po namin Diyos, ngayon pong umagay, narito po muli kami. Sama-sama po kami ngayong nagtiklop ng aming mga tuhod, nakinig ng iyong bagabadan na aral. Nag-alay ng mga awiting nagmumula sa aming mga puso. Amen. Panginoon po namin Diyos, ngayon pong umagay, lubos-lubos po ang aming mga pasasalamat. Sa buhay't kalakasang ibinibigay mo po sa bawat isa sa amin. Amen. Salamat po Panginoon at binigyan mo po ng kapayapaan sa buong isang linggong ito ang bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon sa mga banal na aral mo po namin na narinig namin ngayong umaga. At nawa po, Panginoon, itumuy mo sa aming mga puso at kaisipan. Amen. Kalakaran po namin ito habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Amen. Salamat po rin, Panginoon, sa mga pagpapalang ibinibigay mo po sa mga bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, at pinananatili mo po kami, pinatitibay mo po ang aming pananampalataya na minsan mo po binigay sa amin. Amen. Panginoon, kami po yung mga tao lamang na nakakaisip, nakakapagsalita at nakakagawa ng hindi kasang-ayon sa iyong dakilang pangalan. Siya nga po. Panginoon, kami po yung nagkakasala at nagkukulang sa iyo. Kaya po, Panginoon, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Siya nga po. Pakilinisin mo po kami, Panginoon, at pakabanaling mo po at nawa po, Panginoon, lagi mo po kaming pangungunahan. Panginoon, ngayon pong umagay, dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, na nawa po, Panginoon, ilalayo mo po kami, lalo-lalo na po sa mabibigat na karamdaman, amen, sa mga kalamidad na nangyayari sa buong sanlibutan, sa masasamang tao, sa masasamang espiritu, at lalo-lalo na po sa kamay ng hustisya, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, ang dalawang taong kinasangkapa mo po ngayong umaga. Nawa po, Panginoon, idagdaga mo po ang buhay at kalakasan nila. Nawa po, Panginoon, idagdaga mo po rin ang talino nagmumula sa iyo. At nawa po, ang mga banal na aral mo po ay may pamahagi sa aming magkakapatid. At lalo-lalo na po doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. At nawa po, Panginoon, maliwanagan sila. At na makasama namin sila ditong pupurit luluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Nagdalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, ang aming, kayo po ang nagbibigay at kayo po rin ang nag-aalis. Kaya po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatid ang may karamdaman, Panginoon, nawa po, Panginoon,
Inyo po siyang hipuin na mapagpalang kamay at pagalingin mo po sila at na may pagpatuloy ang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Amen. Dalangin ko po rin siya, Panginoon, na bigyan mo, lagi mo pong pagpapatuloy ang kapayapaan, ang mga sa, pagpatuloy mo po ang kapayapaan sa bawat tahanan, Panginoon. At nawa po'y pagbubuksan mo po kami na magandang pintuan ng kapalaran. Amen. Kakasangkapan ka po ng mga taong tutulong sa amin. Dalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, na ang mga samot dalangin na ito, Panginoon, makarating sa iba't ibang dako ng aming mga kapatiran, aming mga mahal sa buhay. Nawa po, Panginoon, lagi mo po silang iingatan, gagabayan at pagpapalain. Amen. Nawa po, Panginoon, ang mga samot dalangin na ito, Panginoon, makarating sa iyong kaitaasan. Ang lahat ng ito, Panginoon, dinadalangin ko po sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, Diyos at dakila namin tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa Lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Amen. Kapong aming tanging Diyos sa pumapagdubay sa bawat sa amin. Amen. Muli, Panginoon, sa umaga ito'y nanigluhod kami sa ipong balharapan at nangakilig kami na ipong mga ginto ang mga aral. Kaya po muli kami, Panginoon, papasalamat sa mga aral na ito at sa lahat po, Panginoon, yung pagpapala sa bawat sa amin. Amen. Tagapin niyo po, Panginoon, sa ipong harapan ang mamumuti sila pang amin na pagyanan. Sana po, Panginoon, ang mga saludapin ito'y magamit po ng ipong balang pangasawaan at lalala po, Panginoon, ng mga tao na nangangailangan. Higit po, Panginoon, sana po ang mga salapit yung loobin niyo po na makapaghahasig na ipong mga aral sa ibabaw na sa libutan. Amen. Amin po, amin lang po sa sasama, Panginoon, sa inyo, aming Diyos, sana huwag na huwag na kami pagsasawaan at sa mga susunod na aming buhay, muli niyo po kami makita nagliligot at umaabi po ng mga makikasiglahan. Amen. Panginoon po namin Diyos, amin rin pong sinasama, Panginoon, sa iyo, ang mga lalaking tinaguyo niyo po, Panginoon, sa amin sa mga aral nito upang maghahasig na ipong mga banal na mga aral. Nawa, Panginoon, bibigyan niyo po sila ng mga kalakasan at ng mga katalinuhan nagmumula pa po sa pumabal na kaitaasan. Amen. Panginoon, muli sa umaga ito'y magkakahiwala kami mga magkapatid. Ang iba po, Panginoon, sa amin tutungo sa kahikilang matahanan, iba'y tutungo sa kahikilang paghahanap buhayan. Loobin niyo po, Panginoon, marating namin ang aming mga tutunguhan ligtas lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon po namin, Diyos, marami kaming mga kahilan na ma, dahil po at kami maasa na mga ito'y dadagdagin po sa amin. Kaya po lahat ng mga bagay, mag-alap po namin hiling. Sa kilapanan, Diyos Kristo na aming takalang tagapagligtas. Amen! Ang Yeah.
sa pagkasangkapan ng Diyos. Sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin, tanggapin nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalinga. Gayun din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid at mga mag-aanak sa umagang ito. Hanggang sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw, sa lahat ng ating mga kaibigang kasama nating nakikinig ng mga aral ng Diyos, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Jesus Kristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang alam dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo Jesus, tunay na tunay. Ako'y ahawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y ahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak kay Jesus, hindi hiwalay ang kamatayan.